Ito na mga sumbong na ilalapit ho sa atin, talagang malimit ho ito, ano? Hindi makauwi na kapatid na OFW Pinay, janitor ho sa Abu Dhabi, hindi makauwi. At tapos na ho kanya kontrata, subalit hindi sinasahura ng kumpanya. Hindi rin siya binilhan ang ticket ng employer pabalik ng Pinas. Nasa kontrata to, ha? Mga kaibigan sa Abu Dhabi na ang tumutulong sa Pinay para may makaing araw-araw. Ang kanyang paghingi ng tulong, ito panoorin. Dito pa ako sa Bitag, naghingi ng tulong sa kapatid ko na si Rui Natigmo. Nasa Abu Dhabi, nagtatrabaho bilang janitress. 6 years na po siya doon. Tapos na po yung kontrata niya. Gusto niya sanang umuwi kasi overstay na siya doon. Tatakot siya na baka ano mangyari sa kanya doon kasi yung company niya, di siya binigyan ng ticket na pauwi. Nananawagan po ako sa inyo po sa Bitag na sana po matulungan niyo po ako na makauwi na po. Nandito po ako ngayon sa Abu Dhabi po kasi po yung company ko po talagang matigas po. Overstay na po talaga ako dito. Yung Emirates ID ko at saka yung visa ko po expired na po. Okay, mabilisan ho ito sa linya ng telepono si Florencio Tevez, the third OIC advocacy and social marketing ng OAM. Magandang gabi sa iyo, Sir Florencio Tevez. Sir, magandang gabi din po sa inyong mga taga-subaybay pa. Sir, kami ho lalapit lamang sa inyo. Isa hong OFW natin dito. Kapatid lumapit ho sa atin dahil di ho raw ho makabalik yung kanyang kapatid. Baka matulungan ho natin nasa Abu Dhabi at hindi raw ho sinasahuran. Which is kasama sa kontrata ho yan, hindi siya mabinilhan ng ticket ng employer kung kaya't lumapit ng kapatid na sa atin, eh kasama sa kontrata yan. Ang mga kaibigan lang daw sa Abu Dhabi ang tumutulong sa Pinay para makain araw-araw. Sir, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ano hong masasabi, ano hong ma-action magagawa ho ng ating awa rito, sir? Opo sir, una-una sir, kailangan natin makuha yung detalye, yung information po kung nasaan po yung ating kabayan na dapat tulungan at yung kanyang contact number po para po siya ay personal na kontakin po ng ating welfare officer doon sa Abu Dhabi and mabigyan po siya agad-agad ng assistance na kailangan po niya. Okay, kasama ho natin sir ang kanyang kapatid na si Rudolph Tigmo. Kasama ho natin dito. Rudolph, gusto mong kausapin ang iyong ito si Florencio Tevez. Kung ano man gusto mong sabihin ngayon, sabihin mo na. Sir, naghihingi pa ko ng tulong sa iyo sir na baka sakali po mapauwi mo na yung kapatid ko sa Pilipinas kasi nahawa na po ako sa kanya doon. Baka anong mangyari sa kanya? Overstaying na kasi siya doon sir. Oh sir, basta kumakuha namin sir lahat ng impormasyon, maibato agad natin doon sa ating mga welfare officer sa Abu Dhabi para maka-action na sila kaagad. Since Sabado bukas sir, kung makakasadya kayo sa opisina sa Lunes, or hihingin po natin sa programa po ni Sir Bitag yung detalye at i-email sa amin po dito sa central office para maibato po namin agad sa Abu Dhabi. Okay. Opo sir, thank you sir. Huwag po kayo masyadong mag-alala sir. At once lang po sir na makuha natin information at contact number po ng inyong kapatid, agad-agad po kay Kilos yung mga welfare officers natin sa Abu Dhabi sir. Sir Florencio, ganito magagawa ho namin. Bibigyan namin lahat ng impormasyon na dapat makuha ninyo rito and then we'll take it from there. Alam ko naman, lagi kayong handang tumutulong ho. Lalo-lalo na pag ang OWA nilalapitan ho namin sa Bitag, subok na ho kayo para sa amin. Thank you, sir. Salamat po, sir. Kahit po sa TrueTech, sir, makuha lang natin yung buong detalye ni ma'am, yung contact number po, yung kanyang pangalan po, at yung nature ng kanyang complaint. Kahit TrueTech lang po dito, sir, ibabato po kagad natin sa Abu Dhabi, sir. Okay. Ganun lang kasimple. Sir, sige, sir, bibigay ho namin pagkatapos ho mismo. Mamaya man ako pagkatapos ng programa. Ho? Thank you so much. Good evening ho sa inyo, sir. Thank you po. Thank you po, sir. So, nakuha mo na. Madali lang naman sa atin dito. Anyway, hindi naman masyado delikado sa Abu Dhabi. Hindi ka pareho ng ibang mga siraulong lugar doon na medyo doon ako nag-aalala. Pero sa Abu Dhabi tsaka Dubai, medyo moderno sila. Hindi ka pareho ng iba, ibang trato sa atin. So, okay na sa atin to. Maya, tutulungan ka namin, bibigyan informasyon para pagdating sa Lunes, diretso ka na doon. Ay, alalayan ka na namin doon. Sigurado makakabalik. 100% makakabalik yan. Ako nagsasabi, kapag hindi, papugot kong liig nitong si Jason, cameraman ko. Kasi habang nagkakamera, naglalaro ng ewan kung ano yung mga nilalaro niya dyan. Okay, okay naman si Jason, bibigyan mo ng pamasahe ito. Sige, okay. Ito ang pambansang sumbungan, Bitag! Hi,
I'm Joanne Dipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya!